sa mapagpalang umaga po no sa lahat at happy Sunday. Blessed Sunday po sa lahat ng mga kapatid natin dyan na palaging nakatutok at nakasubaybay sa ating katotohanan at pag-usapan YouTube channel. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Romel E. Palmat. Ngayon po mga kapatid, nandito po tayo sa Barangay Dilapa, Banati. At maya-maya po ng konti ay magkakaroon po tayo ng prayer meeting dito mga kapatid. Ito po ang kanilang altar. Yan. So habang hindi pa po nag-start, kukuha muna tayo ng kahit na kaunting video at kaunting pagninilay na rin po sa atin pong ebanghelyo para sa araw na ito. So mga kapatid, no, narinig po natin kanina, no, kung tayo po ay nakapagsimba, ang atin pong ebanghelyo ay napakaganda. Nasaan ba tayo doon, no, sa apat na napuntahan ng binhi? Kasi yun nga, merong binhi na napunta sa daan, binhing napunta sa batuhan, binhing napunta sa damuhan, at ang binhing napunta sa mabuting lupa. Saan ba tayo doon mga kapatid? Tayo ba yung mga come and go na mga Katoliko na kung kailan lang gusto nating pumunta ng simbahan, doon lang tayo magsisimba? Tayo ba yung mga kapag ma-attend ng mga gatherings like mga prayer meeting ng religious organization, eh kung kailan lang natin gugustuhin? Then tayo ba yung mga nakikinig sa during the mass, during the prayer meeting, at yun lang, nakikinig tayo na wala namang tayong nakukuha? Kumbaga, uupo ka lang dyan, din tatayo ka, uuwi ka na kapag nagtapos na, pero wala pong natitirang kahit na katiting na salita ng Diyos. Kasi yung binhi ay salita ng Diyos po yun mga kapatid, na i-discuss po sa atin. And of course, tayo ba ay yung mga napunta sa batuhan na binhi? Yung binhi bang napunta sa atin? Bato ba yan? Mabato ba yung ating pakikinig dyan? O ibig sabihin ba, kapag merong teaching sa atin o turo sa atin na ito ay taliwas naman sa ating mga ginagawa, kapag tayo ay talagang matitigas ang ulo, no, pwede nating sabihin na, tama yun. Pero yung tama na yun na sinasabi ay hindi natin sinusunod. Bagkos ang masinusunod natin yung mga sarili natin mga kapatid. Meron naman tayong implementation sa simbahan, pero bakit ini-implement pa natin yung ating mga sarili? Hindi natin ini-implement kung ano po ang sa kanya ng simbahan, in which ito pong simbahan na ito ipinagkaloob po ng ating Panginoong Jesucristo para po sa atin. Pero dahil sa katigasan ng ating mga ulo, ay hindi po tayo nakikinig sa turo ng simbahan. Pangatlo, tayo ba yung mga binhing na punta sa damuhan? Yeah? Yung mga alalahanin sa mundong ito, marami po na nagiging hindrances para po tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. Kung tayo ba ay nakaschedule na, kasi Sunday of obligation yan, and then meron tayong obligation din, aside from the Sunday obligation po natin, meron tayong mga obligation sa mga sarili nating religious organization. Tayo ba ay very obliged, o tayo ba ay talagang kahit anuman na mangyari gagawin natin ito in the glory of God, no? Pro Deo et Ecclesia, for God in His Church, ginagawa ba natin ang ganyan? O baka kapag dumating po sa atin yung mga kapighatian, ay nakakalimutan na natin na dapat pala ay manatili tayo na paglilingkuran ang ating Panginoon. So yun po naman kapatid, tatlo pa lang yan. So kung dumaan man sa atin yung pag-challenge sa atin, either work or God. Ibig sabihin, araw ng Linggo, merong trabaho, pero araw ng Linggo din, magsasamba tayo. At sa araw din ng Linggo, pupunta tayo sa ating mga services, sa ating mga religious organization, pero ano yung ginagawa natin? We prior yung mga makamundong mga bagay kaysa sa bagay na kailangan talaga ng ating kaluluwa. In which, yun yung mga kapatid, yung realidad eh. Hindi naman po natin madadala ang kahit na anuman dito sa lupa kapag tayo ay namatay. Kaya nga, we are serving, continue to serve the Lord para po sa ating kaligtasan. Ngunit, merong mga balakid, kasi yung mga balakid na yan, somehow in some time, ito yung nagiging dahilan para hindi po tayo magpatuloy, para po tayo ay maitigil po natin yung ating mga ginagawa. Sana nga po, nandito tayo sa ikaapat na binhing napunta sa matabang lupa, na kung saan mga kapatid, yung matabang lupa na ito ay nagbibigay pag-asa po sa atin. Ang matabang lupang ito ay nagbibigay pag-uunawa sa atin. Ang matabang lupang ito ay nagbibigay ng pag-ibig sa atin. Pag-uunawa, pag-ibig, pag-asa ang binibigay nito. Sapagkat kahit na anuman ang mangyari, nakikita niya ako po ay
talagang umaasa sa Diyos kahit na mahirap ang buhay, magpapatuloy ako dahil itong lupang itong nasa sa akin, itong pusong ito, matabang lupa ito, na handang tanggapin ang salita ng Diyos na itinatanim sa akin at patutubuin upang ito ay mamunga. Are we that seed na itinanim po sa matabang lupa upang mamunga? Makikita naman po yan, mga kapatid, sa ating mga pamumuhay. Para mamalaman po natin na tayo ay namumunga, dapat we still connected sa vine o sa puno, which is our Lord Jesus Christ. Sinasabihan po tayo na kailangan maging manatili po tayo sa Kanya. Kaya kapag gusto nating mamunga, gusto nating sumunod doon sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo na ang binhi ay napunta sa matabang lupa, kailangan po, mga kapatid, kailangan talaga na tayo ay manatili sa Kanya upang malalaman natin na ang pag-ibig, ang pag-asa ay nasa sa ating Diyos. Yun po, kahit ano man ang mayari, kahit mahirap, no? Na yung panahon, maulan-ulan, makulimlim, but then, pwede naman at capable naman tayo to go to church. Why not to go to church? Gagawin natin alibay somehow, yung mga bagay na maliliit lang, pero para sa atin, it is reasonable. Even though alam natin sa ating sarili, hindi yun reasonable na i-excuse natin ating sarili para sa pagsimba sa araw ng Linggo. And also in our service, we have our individual religious organization na pinapasukan po, mga kapatid. And I know, mayroong mga commitment po tayo na binigay dyan sa ating mga religious organization. Nag-commit po tayo. Therefore, kailangan po, mga kapatid, manatili tayo sa commitment na yan. No? Manatili po tayo na connected sa commitment na ating sinasabi o sinabi pa. So yun po, mga kapatid, nawa ay maging matabang lupa ang ating puso, ang ating isipan, upang ang anumang marinig natin na salita ng Diyos ay atin itong matanggap. If this is a correction for us, malugod nating matatanggap ito at makokorek natin ang ating mga sarili. And if time na dumating po, mga kapatid, na merong mangaral sa atin, hindi ito parang come and go na lang sa atin, kundi talagang i-absorb natin ito. At kahit subukin man tayo ng mga kapaghatian, ng lahat ng mga mahirap na dumadating o dinadanas natin sa buhay, mananatili pa rin tayo at gagawin pa rin natin ang kalooban ng Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at kanakilaan magpakailanman. At sana po, mga kapatid, kung kayo po ay bago pa lamang po sa YouTube channel na ito, huwag nyo pong kakalimutan to please, please and please, kayo po ay mag-subscribe. Katotohanan ay ating pag-usapan, YouTube channel, and also meron tayong Facebook page, Captox Facebook page. And also, mga kapatid, huwag nyo rin kakalimutan yung ating makasamahan to subscribe din po ng kanilang mga YouTube channel like Pesma Plus. And of course, yung ating pong collaboration sa Punto por Punto, yung kay Brother Wendell Talibong, Mr. Curious Catholic, Mr. 71 Catholic, at kay God's Healing Mission ni Brother Angel, Kaabag sa Simbahan ni Brother Junry, Brother Tata Rosal, at lahat ng mga kasamahan po natin. Nandyan po sa aking YouTube channel, yung channel recommended ko po dyan, especially yung aming pong mentor, Brother Dwayne Cartujano. Yung Dwayne Cartujano, yan po yung aming mentor. Sana po matangkilik nyo rin po at inyo rin pong masilayan ang kanya pong mga turo at aral dyan. Napakaganda, marami po tayong matutunan. At sa Diyos po ang lahat ng kadakilaan. Amen.